So what is up, guys? So Jaycam Official here and welcome sa Panlasang Pinoy. Dok dok dok. So ngayon, guys, for today's video, for tonight's video ay magluluto tayo ng Mickey Bihon. Ayan. So kagagaling lang namin ng trabaho, pauwi lang namin at matagal na kami nagtitrade sa pansit. Ilang araw na rin, kaya sabi ko magluluto ako ngayong gabi dahil day off ka naman bukas, kaya okay lang magpuyat. Pero bago yan, gusto ko munang batiin ng Happy Father's Day lahat ng tatay, especially sa aking tatay, sa aking ama. Happy Father's Day and stay safe and good health sa iyo. Alright, so ginigisa ko lang yung ating bawang at sibuyas hanggang sa mag golden brown. So hindi natin kailangan pa toasted yung ating bawang kasi baka pumait. So pagka na golden brown na siya, maglalagay na tayo ng 3 baso ng tubig. Alright, 1 baso. Ayan. Ito yung ating pangalawa. And syempre, ito yung ating pangatlong baso ng tubig. So ang ating lulutuin ngayon, guys, ay 2 hibla. Or hindi ko alam kung 1/4 yung 2 hibla ng Mickey. At saka isa ng bihon. So mayroon din tayong 1/4 ng Mickey. So maglalagay lang ako ng 2 chicken cubes dahil hindi na kami nakabili ng karne, wala na sarado yung mga palengke, tapos wala kami stock. So yan lang natin gagamitin pampalasa. Then maglalagay tayo ng paminta na powder para hindi natin nakakagat. Ayaw ko ng crack, ayaw kong gumamit ng crack na paminta. And then maglalagay lang tayo ng konting toyo para lang medyo magkakulay yung ating sabaw ng pansit. So guys, yung Mickey natin from Marinduque ay medyo may alat na siya, kaya hindi natin kailangan maglagay ng maraming pampaalat. So maglalagay lang din ako dito ng isang maliit na sachet ng oyster sauce para magkaroon ng konting tamis yung ating pansit. Alright, so yun, inuulit ko sa mga magluluto ng pansit Mickey para Marinduque, medyo maalat na po talaga yung ating pansit, kaya hindi nyo na po kailangan maglagay ng maraming pampaalat, maraming seasonings para hindi po kumalat yung ating pansit. So hahaluin lang natin para tuluyang kumalat yung ating ingredients na nilagay. Then tatakpan lang natin. Then kapag tumulo na, guys, katulad nito, pulong-pulo na siya, ilalagay na natin yung ating pansit bihon. So unahin natin yung bihon dahil mas matagal siyang maluto kumpara sa ating Mickey. So ang ating apoy, guys, ay nasa medium heat lang. Hindi natin kailangan ng malakas na malakas kapag ang ating lutuan ay dumidikit kasi mas mabilis mag-absorb yung pansit. So mabilis matuyo yung ating sabaw, kaya hindi natin kailangang malakas na malakas yung ating apoy. Pero kung yung inyong kawali naman ay non-sticky, pwede nyong ituduyong yung apoy para mabilis maluto yung inyong pansit. So halu-haluin lang natin itong ating bihon para hindi dumikit. And then kapag medyo nag-absorb na siya ng tubig, ayan, ay ating ilalagay maya-maya yung ating Mickey from Marinduque. So bago yan, gusto ko munang shoutout yung ating mga kababayan dyan sa Bundoy Torres, Marinduque, City of Torrijos, syempre yung ating mga taga Buena Vista, Gasan, Guac, Mugpog, Santa Cruz. So marami tayong mga tropa dyan, so shoutout sa inyong lahat. So ito na yung ating pansit Mickey, guys, lalagay na natin. Alright, yan. Mas mabilis kasi maluto, guys, itong ating pansit na Mickey, kaya ito yung ating ipapahuli. Pahaluin lang natin para hindi siya dumikit sa ating kawali. Okay, so ito na yung ating pansit Mickey. At ilalagay ko na rin itong ating carrots. Haluin lang natin para kumalat. Ayan. And then ilalagay ko na rin itong ating repulyo. Hindi na ako naglagay ng maraming gulay, guys, dahil ito naman ay panmanandali ang luto lang. Dahil sabi ko nga, nung nakaraang gabi pa ako nag-trip sa pansit tsaka yung asawa ko, kaya sabi ko magluluto ako ngayong gabi. So haluin lang natin para hindi siya dumikit sa ating kawali. Alright, so yan, kung napapansin nyo, guys, na-absorb na yung sabaw, halos ma-dry na yung ating pansit. So bumili lang ako ng chicken sa Andox para ating itatap dito mamaya sa ating pansit pagkaluto. At
the same time, meron akong nilagang itlog. So mamaya ipapakita ko sa inyo. Haluin lang natin hanggang sa tuluyang mag-dry or mag-drain yung ating sabaw. So huwag masyadong malakas ang apoy guys ha, para hindi dumikit. Pero kung non-sticky, pwede po malakas para mas mabilis maluto yung ating pansit. So mapapansin nyo, tuloy-tuloy lang yung paghalo ko para hindi siya dumikit. Dahil hindi na non-sticky yung ating kawali. Ayan no, nakaamoy ko na guys, parang nakakagutom na. So ang oras natin ngayon ay nasa 11:15, so mag-aalas 12 na ng gabi. So dahil sa kagustuhan lang makakain ng pansit, dahil matagal na kami nagkikrave, so yun, nagtuto tayo. Bali, day off natin bukas, kailangan nating magpahinga. Kaya kakain tayo ngayon ng ating paboritong pansit Mickey with bihot. Alright, so mga ilang segundo na lang yan, pwede nang lutuin. So ito nga pala ang itsura ng inyong tagaluto ngayong gabi. So haggard na haggard na. So hindi ko na isarado yung CR, kita ang putput ng ating planggana. Alright, so magkatapos ng 6 na minuto guys, ito na yung ating pansit Mickey with bihon. So ito yung aking sinasabi na fried chicken na binili sa Andox at yung nilagang itlog. So nilagyan ko siya ng nilagang itlog para mas matigas ang busog. Then yung ating kalamansi, ipibigay natin mamaya. Alright? So in 6 to 7 minutes, meron ka ng masarap na pansit bihon with Mickey from Marinduque. So maraming salamat sa inyong lahat. And happy Father's Day ulit sa ating mga tatay. Alright? Bye-bye!